Huling Biyernes bago ang pasukan sa public school, pero tiyak nang di makasasabay dyan ang 700 paaralan. Mahigit 200 dyan ang baha habang ang iba ginagamit na evacuation center. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng malakas na pag-ulang dala ng habagat at superbagyong Karina, ilan sa mga nalubog ang mga paaralan. Ganyan ang naranasan sa public school na ito sa Sarat, Ilocos Norte. Libertad National High School sa Abulug, Cagayan at Kagisikan Elementary School sa Calapan Oriental, Mindoro na umabot pa sa 6 na talampakan ng baha. Ayon sa DepEd, 246 na eskwelahan ang binaha. Kundi naman lubog sa tubig, ang ilang silid-aralan nagsisilbi ngayong evacuation center. Tulad sa Malanday National High School sa Valenzuela City na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa ito sa 64 na eskwelahang ginagamit pa ngayong evacuation center batay sa datos ng DepEd. Sa kabuuan, 738 na eskwelahan sa 4 na rehiyon ang hindi makakapagbukas ng klase sa Lunes. Gusto natin makabalik talaga sa July 29, no? Pero ano talaga, yung iba hindi talaga kakayanin. On the whole, so far ang report sa amin is ang severely damaged talaga yung NCR, yung Region 4A, Calabar Zone, tsaka yung, well, it seems Region 3 din because we have 400 schools that will open after July 29. Kabilang sa mga nagsuspende na ng pagbubukas ng klase sa Lunes, ang Malabon. Iuurog daw ito sa July 31, lalo't hindi raw bababa sa 30 ang apektadong paaralan, sabi ng DepEd. Sa August 5 naman, magsisimula ang klase sa Marikina City at Valenzuela kung saan 40 paaralan ang apektado ayon sa DepEd. Ang Malinta Elementary School halimbawa, 8 classroom ang okupado ng evacuees na umaabot sa 150 katao. Pero kanina, tuloy ang pagpipintura at paglilinis bilang paghahanda sa school opening. Patuloy ang assessment ng DepEd sa damage sa mga paaralan na sa inisyal na pagtaya ay umabot na sa 630 million pesos. Paalala ng DepEd, hindi dapat maantala ang pagbubukas ng klase sa July 29 sa maraming eskwelahan. So yung may kaya, sana pumasok na sila because the learning loss is very real. And yun nga, number one, isa tayo sa pinakamaraming namimiss na klase sa buong mundo. Halos 18.4 million ang naka-enroll sa school year 2024 hanggang 2025. Kabilang dito ang elementary, junior at senior high school at mga nasa Alternative Learning System o ALS. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.